Magandang araw mga kakusina, ito pong muli si Mami Choco, ang inyong kusinerang Bulakenya. Another kakanin idea na naman ang i-share ko sa inyo mga kakusina. Gawa sa kamoting kahoy ang ibibida nating recipe ngayon. Ito ay kalamay balinghoy o ube kasaba na perfect pang merienda. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Sa isang wok o malalim na kawali, maglalagay lang tayo ng 6½ cups ng coconut milk. Isama na rin natin itong 1½ cups ng condensed milk. Hahayaan lang natin itong kumulo sa medium to low heat. Umpisa na nating haluin hanggang sa kumulo. Maglagay na rin tayo ng 2 teaspoon ng ube extract. Para maging vibrant ang kulay ng ating kalamay balinghoy, maglalagay lang tayo ng 1/4 teaspoon ng purple food coloring. Pero ito naman po ay optional lang. Makalipas ang 20 minuto, medyo lumapot na ang ating gata. Pwede na nating ilagay itong grated kasaba. Ito po ay 4½ cups ng grated kasaba. Hindi na po natin ito pinigaan. Dito na mga kakusina, mag-uumpisa ang ating arms workout. Lulutuin lang natin ito sa mahinang apoy sa loob ng 40 minutos o hanggang 1 oras hanggang sa maluto yung ating kasaba. Sa proseso pong ito, kailangan na hindi natin titigilan ang paghalo. Nang sa ganun po ay magpantay ang pagkakaluto. Kapag ganitong medyo makunat na ang ating kalamay balinghoy, ilalagay lang natin itong kalahating cup ng minatamis na makapuno. Maaari rin kayo maglagay ng minatamis na langka o kaya ay kinayod na buko. Iko-continue pa rin natin itong haluin hanggang sa ma-achieve natin yung tamang kunat ng kalamay. At this point, pwede na rin tayong maglagay ng 2 teaspoon ng butter o kaya ay margarine. Ito mga kakusina, kainaman ang gagamit tayo ng nonstick pan o kaya ay wok. Hindi tayo mahihirapan sa paghahalo dahil hindi naninikit ang kalamay. Bago natin i-turn up ang heat, tatakpan lang natin ito sa loob ng 5 minuto para mainin ang ating kalamay. Ayan mga kakusina, pwede na natin i-turn up ang heat at ready na ang ating kalamay balinghoy. Papahiran lang natin ng butter or kaya ay coconut oil ang paglalagyan. Ipa-flatten lang natin itong ibabaw gamit ang spatula. Maaari na rin nating iserve sa lalagyang gaya nito. Pero kung pambenta o kaya ay pangregalo ang nais nyo, pwede tayong gumamit ng bilao, patungan lang natin ang daon ng saging. Spread lang natin itong kalamay nang humulma dito sa bilao. Ngayon, ikat na natin itong kalamay into serving portions. Tagalan ng ating paghalo. Pero sulit naman dahil meron tayong makunat-kunat at masarap na kalamay balinghoy na perfect pang merienda. Maaari din nating ilagay sa llanera. Nilagyan ko lang ng dahon ng saging at pinahira ng butter. Lagyan natin ng kinayod na keso ang ibabaw para mas lalong sumarap ang ating kalamay balinghoy. Maaari rin ang latik kung nais nyo. I-ready nyo na mga kakusina ang mainit na kape o kaya ay tsaa. Dahil ready na rin ang ating masarap na panghimagas na kalamay balinghoy o kalamay kamoting kahoy.
Kung nagustuhan niyo po ang recipe, don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot niya rin po ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching! Kain po tayo!